Hello everyone, this is Teacher Von and welcome to my educational channel. Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Sana ay nas mabuti kayong kalagayan kasama niyong pamilya sa inyong mga tahanan. Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa Homeroom Guidance Kindergarten na kung saan ay karugtong ng ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. Kung saan, nasa quarter 2, week 2 na tayo mga bata. Kaya, let's make it more! Ayan, sabi daw, keep in mind. So mga bata, lagi natin isaisip na bago gumawa ng aksyon, isipin muna ng mabuti. Tama nga naman mga bata, bago tayo gumawa ng aksyon, dapat pag-isipan muna natin ng maraming beses. At laging tandaan. Dapat lagi nating tandaan mga bata na ang mata ay ginagamit upang tayo ay makakita. Ang bibig ay para tayo ay makakain at makapagsabi ng maganda. Kamay ay dapat natin gamitin sa magandang bagay, tumulong sa kapwa. At ang ating mga paa ay ating gamitin sa paglalakad. Gamitin natin sa tama at kung hindi alam ang gagawin, humingi tayo ng payo o tulong sa nakakatanda. Kaya mga bata, laging tandaan ha, na ating mga bahagi ng katawan ay may mahalagang tungkulin. Hindi dapat natin gamitin sa hindi magandang bagay. Ayan, gamitin ang mata para makakita ng malinaw. Sunod, gamitin ang tainga sa pakikinig ng mabuti. Gamitin ang bibig at dila sa pagsasabi ng mabuti mga bata. Hindi dapat masasamang salita ang lumalabas sa ating bibig. Gamitin ang mga kamay sa pagtulong sa iba. Gaya ng nasabi ko, dapat tumulong tayo sa ating kapwa. At mga bata, gamitin ang mga paa para tumungo sa mas ligtas na lugar. Hindi kung saan-saan. Ayan, dahil ang ating paa ay dapat ginagamit natin patungo sa magandang lugar na kung saan tayo ay maging masaya at ligtas. At ang isa sa pinakamahalaga, gamitin ang puso natin sa pagmamahal sa ating pamilya o sa ating kapwa. Ayan mga bata, spread love. At gamitin mga bata ang isipan sa pag-iisip ng mabuti sa kapwa. Ibig sabihin, huwag nating pag-isipan ng masama ang ating kapwa. Dapat, kabutihan lamang. At ngayon naman ay, you can do it! Ibig sabihin, kaya-kaya mong gawin to. Ayan mga bata, sabi, gumuhit ng mga hugis, emoticons, or simbolo para sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa bawat sitwasyon. Kaya mga bata, ayan ha, makinig sa sasabihin o babasahin ng inyong mga magulang o tagapag-alaga. At syempre, tutulungan din kayo o humingi kayo ng gabay sa kanila upang sagutin ang mga katanungan sa bawat sitwasyon. Halimbawa mga bata, sa unang sitwasyon, nakita mo ang isang plastic ng basura sa tabi ng basurahan. Ayan mga bata, unang sitwasyon. Ayan ang larawan. A, obserbasyon. Anong pandama ang ginamit mo para may larawan at maunawaan mo ang sitwasyon? Ayan mga bata, ano nga bang pandama ang ginamit mo? Ayan, ang ginamit mo ay ang iyong mga mata. Siyempre, upang makita mo to, ay dapat gamit ang iyong mga mata.
B, ano ang reaksyon mo or ano ang naramdaman mo tungkol dito nang makita mo ang basura sa tabi ng basurahan, ano daw ang naramdaman mo? Ayan, syempre ikaw ay nalungkot. Oo nga naman, kasi basura yun, mabaho, diba? At pangatlo or letra C, ano ang gagawin mo or anong action ang gagawin mo? Sige na, tingnan nga natin. Ayan, ang gagawin mo ay syempre pupulutin or wawalisin mo ang basurang hindi nakalagay sa tamang basurahan. Ayan, o ito na, pangalawang sitwasyon. Nakita mo at narinig ang ibang mga bata na tinukso or pinagtatawanan ang isang bata. Kids, kayo nang gagawa sa gawain ito ha, magpatulong sa iyong magulang or tagapag-alaga. Ayan. Ano ang obserbasyon mo? Letrang B. Ano ang reaction mo? At letrang C, ano ang action mo or ano ang gagawin mo? Alam kong kayang-kaya ito, kids. Next, pangatlong sitwasyon. Nakita mo na makalat ang mga laruan mo sa sahig. Ayan. O yan mga bata ha, madalas ito mangyari sa totoong buhay natin. Kaya, ayan, tingnan na sa larawan. O, A, o letrang A, obserbasyon. O, anong pandama ang ginamit mo? At letrang B, reaksyon. Ano ang naramdaman mo na makita mong pakalat-kalat ang iyong mga laruan? At letrang C, ano ang gagawin mo or action mo? Next, pang-apat na sitwasyon. Nakita mo na madaming bitbit ang nanay mo. O ayan kids ha, halimbawa sa totoong buhay, nakita mo ang nanay mo na maraming daladala. Ayan, ano ang ginamit mong pandama para makita mo o nakita mo ang iyong nanay na maraming bitbit o daladala? Letrang B, ano ang reaction mo tungkol sa nakita mo? At letrang C, ano ang action or ano ang gagawin mo upang matulungan ang inyong nanay na maraming daladala? Ayan kids, oh, sabi ko nga kayo, di ba? Magpatulong sa magulang o tagapag-alaga sa pagsagot ng gawain mga bata. Oh, ayan. Kaya alam kong kayang-kaya niyo yung sagutan mga bata dahil alam ko mayroon kayong katuwang at gagabay sa inyo sa pagsagot sa mga gawain. Ayan, next is what I have learned. Ano nga ba ang aking natutunan? Ayan. Siyempre, sa tulong ng magulang o tagapag-alaga, gumawa ng card na may mensaheng think first before you act. Ayan, ibig sabihin, isipin muna ng mabuti bago ka gumawa ng action. Ayan mga bata, tingnan ang larawan ng card na aking ipapakita. Ayan. Dapat ganyan kaganda ha, pagandahin, disenyuhan at kulayan ang card na iyong gagawin. Ayan. And next, share your thoughts and feelings. Ayan mga bata, so ibahagi daw ang inyong nasa isip at inyong nararamdaman. Ayan, sa malinis na papel, gumuhit ng isang magandang bagay na pinag-isipan at nagawa mo. Kulayan ito at ibahagi sa miyembro ng inyong pamilya. Ayan mga bata, alam ko na kahit sa murang isipan nyo or sa murang edad nyo, ay may nagawa na kayong kabutihan sa inyong buhay. Kahit simple man ito, basta pinag-isipan at nagawa mo ng tama ay tiyak na maging kapakipikinabang at magiging masaya na malaman ng inyong pamilya. Ayan, alam kong kayang-kaya nyo yan. Muli, ito si Teacher Von na laging nagsasabing maging handa at maging masaya sa oras ng klase. Ayan kids, hanggang sa muli, paalam! Mag-ingat kayo palagi. At sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na!